it's me, Kev, and welcome sa channel natin. At bago mo sana simulan ang panonood ng video to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe. At syempre, ikalimbang mo na ang bell dyan para lagi kang updated. And yun na nga, bago natin sisimulan ng video to, as usual, magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na ang lahat ng sasabihin ko ay base lamang sa aking sariling kaganasan, sariling opinion, magkakaiba tayo ng diagnosis, so respeto lang po. And yun na nga, nababasa ninyo sa aking channel. Nababasa ninyo sa aking title na yes, magaling na ako. And actually, ang daming messages ang nagme-message sa akin. Merong nagme-message sa mga clips ng videos ko. Lagi nilang tinatanong, kumusta po kayo? Magaling na po ba kayo? Totally na magaling na po ba kayo? Or di kaya na masasabihin nila ilang buwan or ilang taon bago kayo gumaling. Actually, isa yan sa very common question sa akin. And ang palagi kong sinasabi, yeah, I'm okay. For now, still under maintenance pa din ako ng gamot. And at the same time, hindi na siya katulad ng dati na ma-manage ko na kung ano yung sitwasyon ko. And umabot din ako sa point na iniisip ko, paano ko nga ba talaga masasabing magaling na ako? Kailangan ba may validation ng tuktong na o ikaw, okay ka na, magaling ka na? Or kailangan ba hindi ka na umiinom ng gamot kasi magaling ka na? Or depende sa kung ano ang sinasabi ng katawan mo araw-araw. Siyempre, araw-araw magkakaiba yung nararamdaman natin. May time na araw na okay tayo, may time na hindi naman. So sa akin, kaya ako nasabing oo, magaling na ako kasi ayoko nang isipin yung mga negativity, yung mga negative thoughts. Kumbaga, kiniklaim ko na talaga na totally okay na ako. But still, aaminin ko na hanggang ngayon, nagtitake pa din ako ng medication, lalo-lalo na may mga instances pa din kasi na nai-experience ko si anxiety. So, maaring tataas ang kilay ninyo, sasabihin nyo, magaling na siya pero nakaka-experience pa rin siya ng anxiety. Kasi nagbago na yung pananaw ko. Kumbaga, hindi na ako kagaya ng dati na every time na may experience ko siya, pinoproblema ko siya. Lagi ako nag-worry, nag-overthink ako and all that. Ngayon kasi every time na nai-experience ko siya or nangangasan ko siya, ang ginagawa ko na lang is sumasabay na lang ako sa flow. Kung gusto niyang nandyan siya, kung gusto niya akong pag-isipin, kung gusto niya akong mag-overthink, then go, mag-overthink tayo. Pati, kumbaga sa ano, patibayan na lang tayo kung sino ang matibay sa ating dalawa. And hanggang sa nakasanayan ko na yun, kumbaga kagaya nga na sinasabi ko, kung dati na ma-manage ko siya, yung pagmamanage na yon, umabot na ako sa point na nakasanayan ko na, na parang yung sitwasyon na ganun, parang naging normal na sa akin na, aminin naman talaga natin na hindi naman all the time ang buhay natin ay sobrang okay. May mga instances talaga na makaka-experience tayo ng mga bagay na nakakapagpalungkot or umabot tayo sa state of melancholy, sabi ka nga nila. And sa akin, yun nga, kiniklaim ko na talaga na magaling na ako, kiniklaim ko talaga na okay ako. Kasi kadalasan naman kasi, siguro sabihin natin in one month, sabihin natin na 0.5% lang yung percentage na nakaka-experience ako ng anxiety. And at the same time, kung dati yung mga fears ko, yung mga triggers sa akin na iniiwasan ko is hinaharap ko na siya. Hindi na ako yung porque lalabas tayo, 'di ba? Minsan na nararamdaman natin na tayo ay bigla na lang kakabahan ako, baka mamaya ko anong mangyari sa akin. Ang lagi ko na lang sinasabi, come what may, kung anong mangyari sa akin sa labas, kung yun ang kapalaran ko, kung mahimatay ako dyan, kung doon na ako matuluyan, then so be it. At least, kahit papaano, kung may mangyari man sa akin sa labas, nagawa ko kung ano yung gusto kong gawin, kung gusto kong lumabas, at least nagawa ko yun. So, nandun ako sa point na, sige, kung ano ang mangyari sa akin, sa anong oras, sa kahit sa ang lugar,
fine, harapin natin. So, nandun ako sa point na yon na to the point na hindi na rin ako masyadong naaapektuhan ni anxiety or ni panic attack. Na if in case na may experience ko sila, di okay, fine, nandiyan ka. And also, kaya ko ginasabi na magaling na ako kasi hindi naman ako nakaka-experience gaano. Kumbaga, ngayong araw na to, I'm so okay. So, kinukonsider ko yung sarili ko na magaling na ako. Eh kung halimbawang bukas, magkaroon ako ng severe anxiety. O di sabihin natin, hindi ako okay. Kumbaga, sumumpong siya. And then, the following day, okay na ako. Then, masasabi kong the following day nun, magaling na ako. And, kumbaga, kinukonsider ko na lang siya ng like, the usual sakit, like for example yung asthma, 'di ba, hindi naman yan totally na gumagaling. Kumbaga, may mga instances lang na kapag na expose ka sa mga trigger sa iyo bigla ka na lang aatakihin ng asthma. Parang ganoon na lang. At ayun na nga, naputol tayo, memory card full na daw. So naputol yung sinasabi ko kanina. So yun na nga, kinukonsider ko na lang yung aking mental health issues na parang typical physical sickness or illness na kung ma-expose ka sa trigger, then may possibility atakihin ka. Kung hindi naman, mag-ingat ka na para hindi ka naatakihin. So, ganun na lang. Hindi ko na siya iniisip na araw-araw na parang, hala, paano na yung mamaya ko, paano na yung bukas ko, paano na yung ganito-ganyan. And of course, hindi naman porque sinabi ko, I feel okay, talagang hindi na ako nakaka-experience na sabihin na nating lungkot and all that. Kaya naman, nag-decision ako sa sarili ko. Ito, maaring yung iba hindi sang-ayon dito sa ginawa ko, maaring labag sa inyong pananaw, sa inyong religion, and all that. Kasi nagpalagay ako ng tattoos. Nagpalagay ako ng tattoo sa aking wrist. Ito siya, papakita ko sa inyo. So, kita ba? Ayan. Kinukonsider ko siyang amulet ko. So, yan ang aking amulet. So, ang design niyan is heart. And then, yung heartbeat. Yan, heartbeat. And then, pinalagyan ko siya dito ng text na you matter. And meron siya ditong semicolon na ibig sabihin, hindi dyan nagtatapos yung kwento ng buhay mo. Pwede mo pa yung ipagpatuloy sa ibang pataan or pwede mo pang ipagpatuloy yung buhay mo na hindi ka lang nalulubog sa depression, anxiety, or panic attack. Meron pang ibang kwento na pwedeng mangyari sa buhay mo na masaya at maganda. So, ito naman, kaya ako nag-decide na ipalagay ito. Kasi may mga instances, lalong-lalo na kapag nag-work ako, bigla na lang, pak! Bigla na lang, teka lang, bakit ganito yung nararamdaman ko? Pang nalulungkot ako na, wala namang dahilan. O, ayan na naman, tataas na naman ang kilay niya, sabihin niyo, alam ba, magaling ka na. So, ito yun, lagi ko siyang tinitingnan, lagi ko siyang binabasa na, you matter, I matter. So, ibig sabihin, ito yung aking amulet na nagpapalakas ng loob ko, nagpapatibay sa akin na anumang mangyari, sa anong oras, sa anumang pagkakataon, I matter. So, ito yun, nagpalagay ako. And yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi porke na nakakaranas ka ng mga ganyang bagay like yung depression, anxiety, or panic attack, hanggang dyan ka na lang. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang mga possibilities, marami pang mga opportunities na pwedeng mangyari sa'yo. Na kung halimbawa ngayon na you feel sad and feeling mo down na down ka, maaaring bukas or sa makalawa or next week, next month, next year, maging okay ka. And sa puntong yun, magiging happy. Ano man tawag ito? Happily ever after. Ika nga. And yun na nga, bago natin i-close ang video to, meron lang sana akong gustong basahin sa inyong
message sa isa sa mga viewer natin. Kasi kadalasan kapag may nagme-message sa akin, nagre-reply naman talaga ako or di kaya nag-heart ako para lang malaman nung nag-message na ay nabasa niya yung message ko. Kasi malaking bagay din pala doon sa mga viewers natin kapag nagre-reply ka, lalong-lalo na kapag nagre-reply ka ng iba pang mga bagay na makakapag-encourage sa kanya. Nagre-reply din sila, sinasabi ng maraming salamat. And this time, medyo guilty ako kasi nabasa ko yung message niya, kaya lang umabot sa point na sobrang busy ako, ang dami kong ginagawa. Although nabasa ko, pero hindi ako nakapag-reply. Medyo mahaba kasi yung message niya eh. Hindi siya nag-message sa aking mga videos, kundi nag-direct message sa aking Facebook page. So, basahin ko siya. Eto, ay, hindi kita. Hindi kita. So, eto siya, oh, si Miss Leia Alcantara Magsayo. Nag-message sa akin. Medyo mahaba yung message niya. Sabi niya, "Hello po, sir. Nakakatuwa naman po. Kahit paano, mababawasan na ang nangalan naman ko. Akala ko po kasi ako lang ang nakakaranas ng sakit na ganito. My GERD, anxiety disorder po ako. Talagang mahirap po sa tulad ko, isang peddler vendor, ang magkasakit ng ganito. Buti po kayo nakapagpatingin na sa psychiatrist. Ako po wala kasi, medyo may kamahalan din ang magpa-consult. Kaya nagtitiis na lang po. Totoo po ang iba madalas sabihin, kulang daw po ako sa pananampalataya, kaya nagkakaganito ako. May ganito ka ng kondisyon, ididikdik pa sa iyo ididikdik pa sa iyo mabuti na di ko naman gusto magkaganito. Sir, ano po ba ang pwede ninyong ipayo sa akin para mabawasan yung lalong nakakabigay sa pakiramdam ko? Feeling ko wala na akong pag-asa. Salamat po." So yun, inopen ko yung message na ito dito sa video to para kahit kayo, pwede rin kayong mag-comment or magbigay ng advice kay Miss Leia Alcantara, tama? Leia Alcantara Magsayo, na kung ano nga ba yung pwede niyang gawin. And para sa akin, ang masasabi ko is, yeah, maraming nagsasabi na kulang daw sa pananampalataya ang may ganitong nangangamdaman. Wherein, naniniwala naman ako na prayer is the best medicine sa lahat ng mga pagsubok, sakit na nangangamdaman natin. Pero hindi naman porke na nagkaroon ka ng anxiety or panic attack is kulang ka na sa pananampalataya. Nagkataon lang na talagang naranasan mo ito. Nagkataon lang na meron kang ganitong disorder. Kasi sino ba naman tao ang gustong mahirapan siya? Lalong-lalo na isa siyang peddler vendor. Nagsusumikap para kumita, para mabuhay ang sarili, mabuhay ang pamilya. So, lalo na sa pagkakataong ito, nasa pandemic pa din tayo, ang hirap kumita ng pera, sino ba naman ang gugustuhin na mahirapan siya para lang makakuha ng atensyon ng iba, di ba? And para doon sa sinabi mo, Miss Leia, na hindi ka pa nakapagpatingin sa psychiatrist or dahil may kamahalan, totoo naman, may kamahalan talaga ang pagpapatingin sa psychiatrist. Pero meron pa rin naman tayong mga psychiatrist doctors na nagbibigay ng pro bono. Meaning to say, nagbibigay sila ng libreng service para sa mga taong kagaya natin na medyo mahirap magbayad. Sa pagkakaalam ko sa PGH libre, hindi ko nga lang alam kung paano yung sistema sa NCMH ba yun, sa Mandaluyong. Alam ko may bayad pero hindi siya ganun kamahalan. At kung talagang wala kang capacity para, let's say, sabihin natin na kumonsulta sa PGH na libre na malayo sa lugar ninyo, actually, even sa kahit sa barangay health center ninyo, pwede naman eh. Pwede naman din kayo magpa-consult kahit sa mga regular doctors. Kahit papaano, may kaalaman din sila when it comes to mental health issues. Pwede po kayo mag-start doon, and then from there, baka maaring tulungan nila kayo na makapagpatingin sa specialista na kung ano man yung specialista ang kailangan ninyo, at matulungan nila kayo na para maging libre yung inyong
consultation. So, mag-try lang tayo. I-try lang natin sa barangay natin or di kaya sa DSWD natin na baka pwede tayong makahingi ng tulong. Lalo na ngayon, meron ng batas when it comes to mental health. Kaya huwag po kayong matatakot. And at the same time, kung sakali man yung mga taong lagi kayong sinasabihan na kulang kayo sa pananampalataya, hindi kasi nila naiintindihan hangga't hindi nila nararanasan kung ano man po yung nangangamdaman natin, hindi talaga nila maiintindihan. Kaya since tayo yung nakakaalam ng nangangamdaman natin, tayo na lang po yung umintindi sa kanila na okay kung yan yung paniniwala mo, okay lang. Kasi ako naman ang may katawan nito, ako yung nakakaramdam, ako yung may alam kung gaano kahirap yung pakiramdam ng may ganito. So kayo na lang po muna pansamantala ang umunawa sa kanila at mag-adjust. And at the same time, kung talagang trigger sa inyo yun yung mga sinasabi ng mga tao, then try na muna ninyo na huwag muna kayong, alam niyo yun, umiwas na lang muna po kayo sa kanila kaysa naman na araw-araw kayong nagkakasalubong tas ganun yung sinasabi sa inyo, mas lalong lalala. So, kayo po yung may katawan, kayo po yung nakakaramdam, alam niyo po kung ano yung hirap, kaya huwag niyo pong iintindihin kung ano yung mga negatibong sinasabi ng ibang tao kasi hindi po talaga yan makakatulong sa atin. Okay? So, yun lang po, Miss Leia. Sana maging okay po kayo. Lagi po kayong mag-iingat. And sana lahat tayong may mga mental health problems, gumaling po tayong lahat. And ako, kahit nasabihin natin may mga instances na nakaka-experience pa rin ako, kiniklaim ko na talaga na magaling na ako. So, yun lang. Maraming salamat, mga warriors. Bye-bye!